Napanood ko kasi itong naging pagtitipon ng grupo ni Kibuloy na ginanap sa Inaris Center. Malaking venue yata ito doon sa Antipolo Rizal, kung saan ang tawag niya dito, "The King is Coming." Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Dalawa ang connotation ng "the king is coming" o "king is coming". Pwedeng ang tinutukoy ay king na si Jesus. Sa marami naman kasing mga ganyan na mga pastor, pag sinabi nilang si Jesus ang hari, "the coming of the king", at ang tinutukoy nilang king ay si Jesus. Pero iba kasi ang doktrina ni Kibuloy. Ang doktrina ni Kibuloy, siya ay ang hinirang na anak ng Diyos. So para na rin siyang king. So para na rin siyang, parang siya na rin yung tinutukoy doon sa king is coming. Maraming connotation. Anyway, yan ang pagkakaiba ng doktrina ng sekta ni Kibuloy. Siya ay hindi pinapakilala bilang simpleng propeta. O tagapagdala ng mensahe ng Diyos, hindi. Siya mismo ay anak ng Diyos. Appointed son of God. Kung si Kristo daw ay anointed, siya daw ay appointed son of God. Yun. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Makikita dito yung pwersa, yung pwersa ng kanyang mga miyembro. Talagang pinapakita niya dito na ito na yung pwersa niya. At makikita natin dito yung iba't ibang mga kasama ni Kibuloy sa kanyang mga propaganda. Alam naman natin na ang sekta ni Kibuloy at yung istasyon niya ng TV, yung SMNI, hindi ito lumalabas na relihiyon lang ang pinakikialaman. Pati politika ng bansa, pinakikialaman ito. Kaya makikita natin na yung kanyang stasyon ng TV, yung SMNI, yung radyo niya na DZAR, lumalawak ng lumalawak. At marami na siyang mga, kahit ang YouTube, dominated na ng kanyang mga propaganda. Kaya makikita dito, sa ipapanood po ko po sa inyo, parang show of force ito. Ito yung kanyang makinarya. Ito yung mga miyembro ng kanyang sekta, yung KOJC, Kingdom of Jesus, yung KOJC niya. At saka yung kanyang mga empleyado, yung kanyang mga nagpo-programa sa kanyang TV, yung SMNI, yan, makikita natin maya-maya. Kaya pag nakita natin yung pwersa niya, makikita natin na talagang dadagsain ang TV, ang radyo, pati nga ang social media, binabahana ng kanyang mga propaganda. Ang problema natin dito, ang propaganda niya ay propaganda ng hindi pagmamahal sa demokrasya at human rights. Sa katunayan, mga red tagging, mga hindi makademokratikong mga sinasabi ang lumalaganap sa kanilang istasyon ng TV at radyo kahit sa social media. Minsan nga, sila pa ang nagkakalat ng mga fake news, o hindi minsan, madalas. Mga fake news, mga kasinungalingan. Kaya kapag nakita natin itong kanilang itong pagtitipon, makikita natin na tayo na mga lumalaban sa kasinungalingan, marami pa talaga tayong haharaping laban. Panoorin nyo ito, mga kabunyong. Pinuli ng ilang kilalang personalidad ang matagumpay at makabuluhang King is Coming Tour ni Pastor Apollo ngayong 2023 sa Antipolo, Rizal na dinaluhan ng libu-libong individual. Si Sheena Torno magbabalita. Hindi pa nilagpas ng SMRI Anchors at ilang kilalang personalidad ang pagkakataon na dumalo sa King is Coming Tour ni Pastor Apollo Sikibuloy dito sa Inaris Center, Antipolo, Rizal.
Matagumpay na natapos ang paglulunsad ng King is Coming Tour ni Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ para sa taong 2023. Ito'y matapos ang higit 3 taong pagkaantala dahil sa matinding lockdown noon bunsod ng COVID-19 pandemic. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng ilang kapatiran mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang din sa mga dumalo sa naturang pagtitipon ay ang mga SMRI Angkor ng laban kasama ang bayan tulad ni Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Dumating din sa Attorney Mark Tarantino ng Pinoy Legal Minds at Nightline News guest anchor, former PACC Chairman Greco Belhica. Pinuri naman ito ang naging mensahe ni Pastor Apollo na nagbigay ng malaking epekto sa kanilang espiritual na buhay, gayon din sa kung papaano ang tunay na matapat na paglilingkod sa bayan. Napakaganda po ng pangaral, espiritual, testimony, pati pag-ibig sa bayan at kanyang pag-imbita sa mga tao na feeling niya espesyal, na may espesyal na misyon dito sa ating bansa, katulad ng ating Pangulo Duterte. At nakabilang po ako ron. So, lapis-lapis po ang aking pasasalamat at tuwa na nararamdaman dahil sa kagandahan ng ginawa ng Diyos sa buhay ng ating pastor at sa ministeryo ng Kingdom of Jesus Christ. Napaka-solemn. We can feel the Word of God sa mga sinasabi ni Pastor Apollo Sikibuloy. He's really the appointed Son of God. Binibigyang din ni Dr. Badoy na tunay ang paglilingkod ni Pastor Apollo, partikular na sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Tagaw sa puso anyang nagmimensahe ni Pastor, lalo na sa mga individual na naghahanap ng tunay na kaligtasan. Ani Badoy, dapat lamang napurihi si Pastor Apollo dahil sa hindi matatawaran na pagmamahal sa bansang Pilipinas. We're not religious. I turned away from religion a very long time ago, but listening to Pastor, he is the real deal. Very inspiring, very hopeful, and what else? Very truthful, very brave. At siya sabi ng totoo si Pastor. Kaso, and he makes, I really love that, the way he loves our country, that we are all of us together in this fight for our country. Sinabi naman ni Jeffrey K. Eric Celis na ang mensahe ni Pastor Apollo ay simbolo ng pagbabago sa sarili. Ipinunto pa ni K. Eric na dating kadre ay napakahalaga ng ganitong uri ng pagtitipon upang magbalik loob ang mga noon na nawala sa landas dahil sa matinding paglilinlang ng CPP, NPA, NDF. Ito ang magiging daan ng aming repentance, atonement, at magiging daan ng aming pagbangon. The message of inspiration from Pastor as well as from former President Duterte, loving God and serving our people is also loving our country. That is an inspiration na sinusundan namin. Samantala, hindi rin maalis ilang personalidad ang kasiyahan matapos mapakinggan ang mga mensahe ni Pastor Apollo. It's not Pastor's sermon. It hits the heart. It hits the soul. It's really wonderful to hear him. First time ko siya narinig mag-sermon. He's a fantastic and magnificent pastor. Really. Honestly, I'm so overwhelmed. Hindi ko akalain na ganito ka, extensive. Sobra. And I'd like to thank Pastor Kibuloy for inviting me in this occasion. I want to thank Pastor Kibuloy for all the support that he has given to NTF-ELCAC when I was active. And, sustainment. Sustainment ang issue, ang key. And I think this is what you're doing. So, congratulations. Nakakatuwa po na nag-gather muli at narinig natin ang magagandang salita mula kay Pastor Apollo Sikibuloy. Marami tayong natutunan sa sinabi niya kanina at na-share niya po. Lalo-lalo na po yung tungkol rin po kay Pangulong Duterte, yung pagmamahal po sa Pilipinas, pagmamahal sa tao. Ako naman ay naniniwala parati na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan. Para sa Pilipinas kong mahal. So nakikita nyo mga kabunyog, alam nyo, habang pinapanood ko to, kinikilabutan ako. Kasi nakikita natin na ang laban natin para sa kabutihan ng bayan, ang laban natin para sa katotohanan, na pag nakikita natin to, lalong nakikita natin mahaba pa talaga. Mahaba pa mga kabunyog. Actually, yung mga comment nyo, ganun din yung nakita ko. Sabi ni Hilson Samiliano Frias, naganap na ang nakasulat sa Bible, ang mga mamatalino ay magiging mangmang.
Sa totoo lang po, mga kabunyog. Ah, sabi ni Rolando de la Cruz, mga pwersa ng kasamaan nakakatayo ng balahibo na maraming nahihikayat na mga naliligaw na Pilipino. Grabe na talaga. Parang malapit na tayo sa dulo na labasan ng mga bulaan. Yun nga po eh. Ah, ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa pangsariling interes, sabi ni Eric de la Cruz. Yan. Nakita nyo, ano? Nakita nyo, mga kabunyog, ganyan. Ganyan ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Tama naman tong sinabi ni Nenar Garpe, basta't hindi magandang gawain ay di magtatagumpay, walang forever. Pero habang nakikita natin yung maraming taong napapaniwala nila, o sabi nga ni Daniel Jimenez, bulaang propeta, sabi sa Biblia, sa huling panahon, tataguyod ang mga bulaang propeta. Sila ang mga magiging sugo, sila ang nagpapanggap na maka-Diyos, pero sa likod na yan ay sila ang mga alagad ng Antikristo. Actually, pare-pareho po tayo ng obserbasyon eh. Sa totoo lang. Pag nakikita ko ito, pag nakikita natin to, ibig sabihin, grabe pa ang gagawin nating laban, mga kabunyog. Ang pwersa ng kabuti ng kasamaan, ang pwersa ng kasinungalingan ay namamayagpag. Palakas ng palakas sila. Ngayon, tayo talaga dapat, kaya nga ito, segment lang to dito sa aking vlog eh. Laban ng bayan kontra kasinungalingan. Ano lang to eh, napakaliit na bahagi lang. So dapat talaga tayo rin, magtulong-tulong na tayo, palakasin rin natin yung ating, yung mga nagmamahal ng katotohanan at kabutihan, dapat tayong manindigan. Yan po ang ano. Kung hindi, ang ganitong pwersa nila Kibuloy, lalong lalawak yan. Ang dami na nilang, papalawakin pa yung istasyon ng TV, yung SMNI. Tingnan nyo yung mga ano, sa YouTube. Dami, panay yan. Panay, magko-combine yung pwersa sa politika ni Duterte, yung pwersa sa relihiyon ni Kibuloy, o yan. Tapos marami pa silang mga kontak sa military na sa ilalim ng LCAC, o yan. At ang makinarya nila ng propaganda, ang propaganda nila sa TV, sa radyo, sa social media, ang pwersa po ng kasinungalingan talaga pong kailangan natin na pong harapin, kailangan natin manindigan. Ano po ito? Isang bagay na nakakapangamba. Tama po yung inyong obserbasyon. Evil triumph because good men do nothing. Yan po. Yan po ang malinaw dyan, mga kapatid. Pinakita ko lang po sa inyo kung anong nangyari sa pagtitipo nila. Talagang nagko-consolidate po sila at nagpapalakas. Sa katunayan, nakita natin doon si Bongo, si Ruben Padilla. Yung pwersa na yan, parang kung ang partido ni Duterte PDP laban, tapos ito, pwersa ni Kibuloy, yung sekta niya. Tapos yung mga estasyon nila ng radyo, ng TV, tapos yung kanilang mga koneksyon sa military, o yun, sa ELCA. At syempre, maraming pera yan si Kibuloy. Si Duterte, maraming pera din. So, isang grupo pa lang yan. Hiwalay pa yung grupo ng Marcos, hiwalay pa yung grupo ng Arroyo. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, ang pwersa ng kasamaan, ang pwersa ng kasinungalingan na nilalabanan natin ay matindi talaga. Parang David versus Goliath ang laban natin, mga kabunyog. Pero sige lang, patuloy po nating itaguyod ang katotohanan, patuloy nating ipaglaban ang ating inang bayan. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw, bunyog.